Hello everyone, this is Lodi and welcome sa channel ko. And today, gagawa po tayo ng bagong tutorial tungkol sa pagpapareserve ng visitation sa immigration office gamit ang bagong website, updated website ng highkorea.go.kr. So kung nakikita ninyo sa screen ko, iba na po yung itsura ng kanilang website. So papaano nga ba magpareserve ng visitation kahit hindi tayo mag-sign up sa kanilang website. So, sa gitna, nakikita po ninyo, orange, green, at blue, yung gitna, reserve a visit. I-click lang po natin siya. And then, makikita ninyo dyan yung instruction. Subaybayan lang nyo po ninyo. And then, visit reservation application. Ibig sabihin, para sa mga hindi member, i-click nyo po yung malaking ito. Hindi yung blue, sa kaliwa. Ito po ito, ayan, yun po siya. Tapos, an applicant must carefully choose a reservation day to visit an office in consideration of his, her visa, at chuchuchu. I-click nyo lang po yung OK. And then, dito mamimili po kayo kung ang inyo pong gagamitin ay ang inyong ARC or ang passport. Kapag passport, ito po yung lalabas. Ilalagay ko po yung passport number. And then, i-check nyo po kung anong country. At syempre, yung date of birth. Ayan siya. Yung date of birth, huwag po kayong maglalagay ng slash or ng kahit ano. Ang kinakailangan nyo lang po ilagay ay ang number. Ayan siya. Ayan. And then, scroll up nyo lang po siya. And then, confirm. So, makikita ninyo dito, nakalagay saan sa taas, Ansan Branch sa Gawadjan York, may Ansan Multicultural Support Headquarters, 3rd floor. And then, dito po sa amin, sa Sihong Migrant Welfare Office sa 2nd floor. So, dito po yung ikiklik ko kasi dito siya mag-a-apply. And then, dito makikita ninyo sa baba, kung ano yung i-apply ninyo, reissuance of alien registration card, visa extension, change of visa status, granting visa, permit of other activities beyond current visa status, etc. I-click nyo lang po dyan kung ano yung reason kung bakit kayo pupunta sa immigration. And then change nyo po, ayan, halimbawa yan. And then ilalagay nyo po yung contact number ninyo dahil yan po ay magte-text sa inyo. Ayan, ilalagay ko muna. Ayan siya. And then, kinakailangan nyo pong maggawa ng password para in the future. Tapos, dito kung kailan ang punta ninyo sa immigration. Halimbawa, August ako pupunta, August 14. Ayan siya. I-click ko lang yung August 14. Tapos, scroll up nyo po siya. Makikita nyo yung available na oras sa baba. So, halimbawa, gusto ko 9:30. So, makikita mo dito, 2020, August 14, 9:30 to 9:40. So, kinakailangan mo pumunta sa immigration office before mag 9:30. And then, dito sa baba, yan sa pinaka-square na yan, ilagay nyo po dyan ang reason. Bakit kayo pupunta? Change address. Yan. And then, i-click nyo po yung Sinchong. Do you want to submit an application? Okay. So, ayan na po siya. Makikita nyo siya. A date, yan. Okay lang siya. And then, makikita nyo po ito. At, ayan, nakita nyo, nag-message siya. So, ayan yung message niya. Naka-message ako. Number 7, ang aking call number. Tapos, ito ay sa August 14, 09:30 ng umaga. So, ganun po siya kadali. And then, i-click nyo po dito yung confirm pagbalik. So, ayan na po siya. Nakabalik na tayo. Ayan. Ganun lang po kadali. So, sana po may natutunan kayo ulit sa aking simple na tutorial. Maraming maraming salamat po. Yung link po nito ilalagay ko na lang po sa description sa baba. So, again, maraming maraming thank you po. See you ulit next time.